sagot ng Team Casimero kay Nerey at Fajardo Gabunilas Updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. Naglabas na po mga kadwelo ng official statement ang ARQ Sports Promotions of Cebu City tungkol sa pagkatalo ng kanilang alaga, Angas ng Cebu, Jean Paul Gabunilas. Birada ng ARQ through their official page. Being defeated is a painful feeling and it lowers self-esteem. Everyone experiences defeat, but don't let it swallow you. Move forward, learn from it, and do better next time. Jean Paul Gabunilas will be back. Marami naman po ang nagkomento sa nasabing post mga kadwelo, encouraging Angas ng Cebu na huwag bitawan ang pangarap na maging world champion. Instead, bounce back stronger. May mga nagkomento rin na, despite Gabunilas first round TKO defeat to ABF champion, now OPBF light flyweight champion, the silent assassin Miel Fajardo, positibo pa rin po sila na balang araw, magiging ganap na kampiyon din si Gabunilas. All the greats have lost daw kaya naniniwala silang makakabalik pa rin ito. Anyway, bata pa naman daw ang Angas ng Cebu. For Fajardo's future naman, posible raw pong makalaban na ito soon sa isang world title eliminator. Samantala, most of us mga kadwelo alam na po na nag-post po kanina ang former 2 division world champion Mexican Luis Pantera Nerey ng larawan niya kasama ang former 3 division world champion current WBO global super bantamweight champion Jandrel Cuadro Alas Casimero with a caption to close the year with a fire emoji. Aba, mismong sineri mga kadwelo excited sa potential matchup na to na so far habang ginagawa po ang videong ito ay wala pa po tayong naririnig na official announcement coming from Zanfer Promotions na nag-handle kay Pantera or Treasure Boxing Promotions o TBP na promoter naman ni Cuadro Alas. So far, ang alam lang po natin na ibinilita rin mismo sa Japan ay ang potential bout sa Oktubre raw doon sa pagitan ni Casimero at former world champion Japanese fighter Yukinori Uguni. Nang bisitahin din po natin ang page ni former world champion Masayuki Ito of TBP, so far again, while making this video, wala pong official announcement about Casimero versus Nerey, nor even Casimero versus Uguni, which is ang inaasahan una ng mga Pinoy boxing fans, following some previous rumors and reports. Sa Casimero versus Uguni, ang huling report po na nalaman natin ay, perma na lang daw ni Cuadro Alas ang kulang. Matatandaan na, sinabi na po ng kampo ng 4th Division World Champion, current Unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion Japanese Monster na Oya Inoue na after fighting 2 Division World Champion, current Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales in their potential undisputed battle sa Disyembre, The Monster will stay raw a bit sa 122 to battle either Nerey or Casimero before proceeding to 126-pound featherweight division. Tingnan natin soon mga kadwelo. It will be interesting to see ano ang magiging further development ng mga latest updates mamaya or sa susunod na mga araw o linggo. Sa Team Casimero naman mga kadwelo, nagkomento na rin po sila through Cuadro Alas official page ng Resback sa post ni Nerey saying na nahuli na raw ang isang malaking isda na may kasama pang December to remember. Nirepost din po ng Team Casimero Catman and advisor Stephen Lunas ang post ni Nerey saying, "Let's get it on."